happy and simple life ng Islander family dito sa isla ng Siargao. Bago ang lahat, kung kayo ay bago sa aking channel, ay mag-subscribe muna kayo and hit the notification bell for more updates. Ito na nga ngayon ang simpleng buhay ni Andi Eigenmann sa isla ng Siargao. Kasama niya dito na namumuhay ng tahimik ang kanyang asawa at tatlong anak na sina Ellie, Lilo at Koa. Si Ellie nga ay kababalik lamang nito sa isla dahil isinama ito sa Manila ng kanyang daddy Jake nang ito ay bumisita sa Siargao. Si Lilo naman ay super kwela. At itong si Koa ay super cute na bata na kahawig na kahawig naman ni Andi. Masaya na nga ngayon si Andi sa pinili niyang buhay dito sa isla ng Siargao. Simpleng buhay pero puno naman ito ng pagmamahalan. Ito nga ang gustong buhay ni Andi, ang tahimik at simple. Malaya sila dito sa isla ng Siargao, nagagawa nila ang maraming bagay-bagay. Ayon nga kay Andi ay paradise itong isla. Gusto din niyang maranasan ng kanyang mga anak ang ganitong buhay sa probinsya. Ang malaya itong magawa at pagawa ang mga gusto nila. Ma-experience ang pagiging simple dito at pantay-pantay lamang ang pagtingin sa kanila dito sa isla na malayong malayo sa naging buhay nila sa Manila. Ikinuwento nga ni Andi sa Smart Parenting ang kanilang masayang buhay dito sa isla. Ayon kay Andi ay unang gumigising itong si Pilmar sa kanila. Bago pa nga sumikat ang araw, ay gising na nga daw itong si Pilmar at nakapagpakain na daw ito ng kanilang mga alagang aso. Nagawa na din daw nitong mag-garden at ang iba pang bagay na dapat gawin. Si Andi naman daw ay 6:30 na ng umaga kung magising. At kapag siya ay gising na, ay inaasikaso naman daw niya ang kanyang dalawang anak na sina Lilo at Koa. Pagkatapos nito ay maghahanda na siya ng kanilang breakfast. Coffee at pancake ang kanilang madalas maging breakfast. Pagkatapos nga nilang mag-breakfast ay itong si Pilmar naman ang mag-aalaga sa kanilang anak dahil may workout na nga itong si Andi. Kaya naman si Pilmar muna ang take charge sa kanilang mga anak. At kapag naman daw maganda ang panahon, ay pumupunta sila sa beach to hang out their friends at bago mag-lunch ay umuwi na nga sila. Siyempre, after lunch naman daw, ay magsisiesta sila ni Tong sina Pilmar dahil iba pa rin daw ang mayroong pahinga. Hapon naman ay pumupunta sila sa bridge upang doon ay maglakad-lakad. Maganda ang hangin doon at nakaka-relax daw ayon kay Andi.
Ito nga ang simple at masayang buhay ni Andi sa isla ng Siargao. Simple lamang ito pero puno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya.